Naku, Tita Jing, napakadami kong pinagdaanan sa life. I guess because ang aga ko nga nag-work and ang aga ko talaga napasabak sa buhay. But I think siguro every step of the way sa aking being very open about my sobriety, because I think ilang taon na ako, 15 years na akong sober sa July. And yay! After that, I was... Thank you! Thank you! And after that, when I stopped using drugs, no, at that time, that was the time that I was diagnosed with bipolar disorder. And mahirap yung tanggapin at first kasi syempre bigla ka nagkaroon ng label and parang in denial ako for the longest time. But then when I truly accepted and learned and, you know, studied about yung condition na yon, it was, you know, I was very free. It really made me free sa pananaw ko, sa sarili ko, sa buhay ko, then I'm not, you know, and I'm really happy to be able to share that to a lot of people. And also, it made me kinder to myself. And kasi ang dami ko talaga, hindi ko naiintindihan bakit ako ganon. But then again, nung talagang inaral ko yung bipolar disorder condition and also lahat sa buhay ko and yung postpartum depression na pinagdaanan ko, saglit lang naman kay Eli, I had to welcome everything. It's very difficult to do that. It's very difficult to accept that. But with a lot of, you know, your eagerness to learn about these things and to be able to be open about it and share to other people, I think it also really, really helps. But I think siguro ang best trait ko na masasabi ko sa lahat ng ito ay I was really open to asking for help. And that's very hard pagka pinagdadaanan mo yun kasi syempre nakakahiya at first, may stigma. Pero when I asked for help, and nakuha ko naman to sa aking sober counselor, sa aking psychiatrist, and then of course, sumunod na din yung pamilya, yung kaibigan. Then that was the time na talaga naramdaman ko na, you know, I have a good support system.